Magluluto tayo ng banana cue. Binalatan ko na yung kamote at hihiwain natin ng palapad, pabilog. Mga 1 inch lang po ang ating hiwa. Ayan po, tapos na nating hiwain, magpiprito na po tayo. Maglagay po tayo ng mantika sa kawali at pag mainit na ito ay ilagay na natin ang ating kamote. Kapag nagkulay dilaw na ang kamote, ilagay na natin ang asukal. Para po matunaw ang ating asukal, ay kailangan po nakalubog siya sa mantika. Dahil kung kulang ang ating mantika, hindi siya matutunaw. At yan ang dahilan kaya namumuo-muo ang asukal. At sa pagkaramelize ng asukal ay kailangan nasa medium heat ang apoy. Huwag naman masyadong sobrang init, huwag naman masyadong sobrang hina. Yan po ang sekreto para kumapit yung asukal sa kamote at matunaw ito. Sa paglalagay po ng asukal, huwag po natin intayin na maluto yung kamote. Mga ilang minuto din po matunaw ang asukal, kaya habang di pa natutunaw yung asukal, naluluto din po yung kamote. Ayan po, kumapit na ang asukal sa kamote. Tutuhugin na natin ito. Diretso tuhog po ang gagawin natin dahil kung ilalagay mo po siya sa isang lalagyan, ito po ay didikit. Pero lang kung sa dahon mo ilagay, hindi po siya didikit. Pero kung sa plato po, didikit po, mahirap ng kunin at masisira. Habang tinutuhog po natin ay pwede na pong pahinaan ang apoy kasi baka matutong naman. Thank you.
Ayan, ready for merienda na ang ating kamote cube.